Sa ibang balita, mariing itinanggi ng nagbitiw na hepe ng PNP na si General Alan Purisima na siyang nagmando sa operasyon ng PNP SAF sa Mamasapano, Maguindanao. Pero aminado siyang sa kaniya galing ang intelligence packets kaugnay kay Marwan at nakasama siya sa ilang pag-uusap kaugnay sa pagdakip dito. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Nang mapatay sa Mamasapano, Maguindanao noong January 25, ang 44 na komando ng PNP Special Action Force, sunod-sunod ang mga ulat. Si suspended PNP Director General Alan Purisima Umano ang nagmando sa operasyon. Matapos ang halos 2 linggo, ang man of the hour nagsalita na. Ito pong usapin na ito, nung panahon po na nag-operate yung mga tropa natin sa Maguindanao, ako po ay suspendido. Hindi po ako ang nagmamando doon. Alam ko po kung paano yung nangyayari dun sa lugar, pero hindi po ako nagmamando dahil yun po ay papel ng ground commander. Sinagot niya rin kung sadyang ang inilihim ang operasyon para tugisin ang mga teroristang sina Marwan at Basit Usman. Meron po tayong historic reason kung bakit po ganito ang naging desisyon ng ating SAF commander na time on target lahat po ng coordination. Inilihim po natin ng mga impormasyon na ito kasi classified matters po ito. Historically, na marami pong napatay si Marwan sa Bali, Indonesia. At ito ay isang terorista na kailangan ng may harap natin sa hustisya. Sa hiwalay ko namang panayam kay Purisima, sinabi niya ng intelligence information na ginamit ng SAF, totoong galing sa kanya. Pero ibinigay niya bago pa siya masuspende noong 1 taon. Hindi raw binitawan ng SAF ang trabaho na ito kahit pa nasuspende siya. Yun po yung papel na ginampanan ng ating mga SAF officers na sila po yung nag-direct ng operations. Sila po lahat ng managplano, sila po ang nag-direct ng operations. At yung pong ina-allegate nila sa akin na ako nagbanda, ako yan po ay wala pong katotohanan yun. Pero aminado si Purisima, matapos masuspinde, nakasama pa siya sa pag-uusap tungkol sa operasyon laban kay Marwan. Kung ikaw ay tatanungin kung anong nalalaman mo, kung anong idea mo, kung ano ang may papayo mo dito sa isang bagay siguro, ipagkakait mo ba? One thing sure, hindi po tayo nakikialam sa pamamahala ng operasyon. I may have given ideas, I may have given thoughts because of our experience, pero hindi po natin ini-impose sa kanila yan. It is their decision. It is their operation. Diba? And they succeeded in their operation. Itinanggi niya rin ang mga ulat na nasa Zamboanga City siya nung panahon ng operasyon. Nasa speaking engagement raw siya sa Nueva Ecija noong January 24 at nasa bahay sa Nueva Ecija noong January 25. Nasabay po tayo kasi sa nanonood ng pelikula ng mga Amerikano na akala nila na meron na po tayo yung minamandahan natin na parang nanonood tayo ng pelikula sa isang kwarto. Hindi po ganun. Hindi po tayo ganun ka-advance. Gusto raw niyang puntahan ang burol ng bawat SAF trooper, pero hindi siya nakapunta dahil sa dami ng ipinupukol sa kanya. Gustong-gusto po natin pumunta, gusto-gusto rin natin puntahan yung mga police personnel natin. Kaya lang po, nakikita niyo po ninyo kung ano yung mga news na nandiyan sa araw na yan, kung ano-ano, kung sino-sino nagdidirect, kung ano-ano pong pinalalabas sa media. At ako po ay, kumbaga sa nalulungkot. At ang mga bali-balitang pagbibitaw niya dahil sa engkwentro, tinuldukan niya na rin sa kanyang liham sa Pangulo. Sa dami po ng mga issues na nakikita po natin ngayon, diba, minarapat po natin na gawin yon para mabigyan po natin ng luwag ng ating Pangulo. Plano raw ni Purisima na bumalik muna sa probinsya. Ang resignation, hindi na tinanggihan ang Pangulo. Tinatanggap ko po, effective immediately, ang resignation ni General Purisima. At nagpapasalamat ako sa mahabang panahon na kanyang paglilingkod bago mangyari ang trahedyang ito. Mula pa noong kudeta ng 1987, sanggang dikit si Aquino at ang dating taga-Presidential Security Group na si Purisima, tumibay raw ang kanilang samahan nang maambush ang Noy Presidential Son. Dahil nga po, halos naubos ang mga kasamahan ko. Nayanig ang aking kumpiyansa. Si Alan Purisima po ang nag-design, nagpatupad, nag-train sa amin sa isang modified VIP protection course. Malaki ang naitulong nito sa panunumbalig na aking kumpiyansa. Kaya nga po,
Siguro naman ay maintindihan ninyo kung bakit masakit para sa akin na aalis sa serbisyo sa ilalim ng ganitong pagkakataon. Kasabay ng pagtanggap sa pagbibitiw ni Purisima, ang pag-ako rin ng Pangulo na pananagutan niya sa mga miyembro ng SAF. Responsibilidad ko po sila. Kasama ang buong puwersa ng SAF sa operasyong ito, pati na ang mga nagligtas sa kanila na nalagay din sa panganib ang buhay. Pero malinaw rin sinabi ng Pangulo na nagkulang ang ground commander ng misyon. Bakit nangyaring walang koordinasyon? Bakit itinuloy ang misyong gayong napakaliis na ito sa orihinal na plano at napakalaking peligro na ang kinakaharap ng ating mga tropa? Magkakaroon po ng pagkakataon ang dating SAF commander na ipaliwanag ang mga ito sa kanyang pagharap sa kinauukulan. Nauna ng inako ng Nuay SAF commander Getulio Napeñas ang trahedya. Nalagasan man ang SAF, tagumpay naman daw ito sa misyong mapuksa ang international terrorist na si Marwan ayon sa Pangulo. Pero tuloy raw ang pagtugis kay Basit Usman. Nanawagan siya sa MILF na makipagtulungan at wag hadlangan ang gobyerno. May banta rin ang Pangulo. Sa mga naliligaw naman ng landas na magtatangka pang humadlang sa pagtugis namin kay Usman, tandaan na ninyo, estado ang kalaban ninyo at sasagasaan namin kayo. Hindi ko alam. Siguro ang nakakaalam dyan, ang military kasi they have enough intelligence on the ground and they have that state-of-the-art technology. Matagal na po yan. Nagtutulungan po ang gobyerno sa KMILF at kung kinakailangan within the flexibility, yung signed document, pwede pa natin i-upgrade yan. Ano naman kaya ang masasabi rito ng mga boss ng Pangulo? Wala daw siya sisiluhin kung may kailangan sa gasaan. Maniniwala po kayo doon? Maniniwala po ako doon. 7 o'clock ng umaga. Kasi wala naman nangyayari, puro gano'n na lang ang gano'n ang sa Mindanao eh. Di dapat kumilos na kung anong maganda. Pagka yung mga MILF tsaka yung BFF, pagka nagkakanlong ng terorista, sasagasaan nila. Kahit nasa lugar pa nila, siguro yun naman talaga yung dapat eh. Sandra Aguinaldo, GMA News.